rin. So, may gagawin tayo ngayon, GPU. Ayan, start it. Ayan. Ayan, nakasilyado pa. Ulot na lang. Ay, balot. Problem is okay. Walang nakalagay. Check on that. Okay, let's show that cable. Let's show that. Okay, let's test. My display. My display. It's a bad one. Okay, my display. Look at natin yung chat ng customer. Okay, let's review the job from our customer. In the PPI, garbage display. So, garbage display. Okay, this is a garbage display. So, kailangan natin secure memory. Okay. Garbage display. Okay, let's check on garbage display niya. Keep natin yung memory.
natin kung may magpipil na memory. Garbage display. Pinagpasyon. Sa'yo, walang problema ang dalawa natin pang stress test. Walang problema ang CPU ng memory. Tignan natin yung hard disk. Driver not installed. So, detection driver. Lock screen. May detect. Tapos, 43. Ang ibig sabihin ay error sa memory. Try ulit natin. Error. Start. Error code 43 na malabas. Try ba natin one more time? Pass na naman. Check natin, clean up natin ang kanyang. Try natin i-clean up. Ayan, so dahil error code 43 not detected ang ating GPU chip, then wala naman tayong error sa memory, magpapas siya. 2 times na tayo nag-test ng memory, so walang error. Mag-away natin dito. What's that? It's capacitor. So, tanggalin natin ang i-clean lang natin siya. I-clean natin. In-inspect natin sa microscope. Baka naman may missing parts. So, check muna natin kung may missing parts. Then, kung wala, i-flow natin yung GPU chip. So, yun lang yung gagawin natin. Please, sa problem yun.
Okay. Inspect natin. Mukha namang malinis ang GPU. Microscope. Okay, malinis yung ating GPU. Ang gagawin natin dito ay i-re-reflow. I-clean lang natin bago na tapos i-re-reflow natin. Ma-reflow muna natin din saka natin siya i-clean para makita natin kung ano na siya. Lagyan lang natin ng thermal light. Meron pa pala. Okay. Yan ang thermal paste. Yan. So, wala tayo ibang gagawin kundi reflow. Wala naman tayo nakitang missing parts. Memory natin, okay. So, reflow natin siya. So, meron tayo dito 420 degree. Tapos 40 ang ating fan. Then meron tayong hindi siya direct hit, meron tayong hatong dun sa ating reflow lang natin siya. Linisin ko lang siya guys. Para malinis na. Bagamat hindi siya ganun karun eh. Kailangan natin linisin. Yung pin niya. Alawangin na rin yung pin. Na kailangan ko siyang ginisin.
ako malinis. Kabila. Error code 43, meaning sa memory or sa GPU chip itself. So, so ganun, wala naman iba tayong gagalawin. So else, may manawawalang piyasa sa ilalim ng GPU chip at saka ng ating memory. So, tuyuin lang natin siya. Okay, malayo lang. Para yung butas-butas ng ating GPU matuyo sa ilang pasan yan. Yung mga butas kasi yan, libang dakbilang piyasa.
Ayan, so patuloyin ko lang siya according sa ating customer. So share ko lang sa inyo. So yung chat niya kasi is ito siya, garbage display. Pero nung chinik natin, so error code 43 siya. And yung hindi madetect yung driver niya, kahit install natin yung driver, yun pa rin yung error code 43. Ibig sabihin, may problem sa memory or GPU. So upon checking sa kanyang memory, walang problem yung memory. Naka dalawang test ako. Yeah. So yun lang yung sabi niya. Ito yung ating customer, si Sir Jomar Montipolca. Yan yung ating customers. So wait for a while. So bago pa naman yung thermal paste niya, I think bago to. Basa-basa pa siya eh. Ibig sabihin bago yan. So dagdagan lang natin. Then, check natin kung anong tsura, anong klase. Malinis naman yung kanyang pano. Ibig sabihin, nilinis niya yung ano niya, GPU. Kung natin siya yung balik. Habang pinalalamig. Bakit po, sir? Nahihisinan po bang pagsulong sir ng airline? Ano po yung airline? Barco or aeroplano po? Lagay lang natin yung mga tornillo. So habang nagpapalamig yung ating GPU dahil ating tinostock na-reflow. Okay, lagay natin yung fan. So yung stress test natin, tingnan natin kung mag-o-okay na siya. Lagay lang natin ang dalawang tornillo sa ano. Hello? Ite-text ko na lang po sir, nasa kanya tayo. Okay. Copy kasi sir eh. Ah, oh, sige po, sige po. Ito na lang po tayo. Para ma-check po natin. Okay. Yeah, so testingin natin. Ulit. Tingin natin ang kakasya. Okay. It's power on. Natin kung magkakaroon ng display. Check natin kung error code 43 pa din. Okay. Kanina kasi error code 43, hindi yung ma-detect yung driver. So ito yung ating ano, pinadala ng customer. So may problema siya kaya pinadala sa atin. Ayan, ngayon nakita natin error code 43. So yun, wala naman ako nakita ang garbage display. Ang ano lang, hindi ma-detect yung kanyang memory pag hindi ma-install yung driver. Pero upon memory test, okay yung memory. Check natin properties. Wala na yung error. Yan.
wala na yung error, hindi ko lang may ano pa yung aking camera. Ayan, may ata sana. Hindi abot. Tatakay na ako. Ayan. So yan, mapapansin nyo. Ang aking gamit ay pang camera ng computer kasi naka-wire siya. Ayan. Yung makikita nyo, wala na tayong error code 43. Ayan, makikita ba? Hindi blurred. Ayan, wala na siyang error code 43. So kanina kasi mayroon eh. Hindi ko mo napakita yata kanina. Parang ano, hindi ko nahatak tong ano, camera. Pero never mind. So just a stress test. Ayan, GPU save. Ayan, mapansin nyo lag ba siya. Ayan, meron siya 4 gig na siya, detected siya kanina, hindi. Ayan, try natin na stress test natin siya. Stress test. Hingin na natin kung mawala yung driver. Yan. Check natin kung mawala, mag-ano ulit siya. Mag-error. So, ang oras nito ay hindi abot yung ating camera. Kita mo. So, computer camera kasi yung gamit ko. May wire. Ayan. So, try natin. So, start tayo na. Just trust me na lang. 31 seconds. So, update ko kayo later. Okay? Tingnan natin dito. Okay, update ko kayo later. Kailangan mga 15 minutes or 10 minutes stress test. Kailangan di pag-aano yung hindi babalik yung error code 43. Ayan. Okay, so continue tayo. So send na natin sa customer ang result. So ito siya guys. Stress test natin. Umabot na siya nga 23 minutes. Kaya bang hilapit ang ating. Hindi kaya. So yan. So yung time natin is 24 minutes na siya. Yan. Hindi ganun kaganda. Ayan, so yung driver natin hindi nawala. Ayun pa rin, stable. So yung sensor natin, yan, police speed dyan, oh, testing. Yung video natin. Okay na siya, it's done na. So, nasend na natin sa ating customers. Ito siya. Yaman, wala. Send na natin sa ating customers. Okay. Na-approve na ng customers. So ano na lang, send ko na rin yung video pala sa cellphone. Bago mag-load ang hair, na-send ko na sa kanya. Ayan, 4 gigs siya. Ayan, GTX 1050 Ti. So huwag mating lang to, sa monitor ko yan. So yan. Labo. Ayan, so okay na siya. Working pa na. Ayan. Send na natin sa customer yung updates about sa kanyang pinarepair na video call. 23 minutes. So ayan. Hanggang dito na lang ating repairing. So I hope you enjoy the video. Don't forget to subscribe. And like and comment. Okay? Ayan. Sana happy ang lahat. Happy din ang customer natin. So masaya siya dahil okay na yung kanyang GPU. Okay, see you in the next video. Bye bye.